Pagpasyensin natin. Ang palatuntunan sa radyo, natutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunan dapat ibahagi. Magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas, at Mindanao. At magandang araw din sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. At ito ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, ay nais ko po kung ano man po ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroon, halina kayo at samahan niyo po ako sa loob ng isang oras. Dahil ang ating pong makakasama ngayon ay isang paham pagdating po sa mga halamang gamot, particular po sa usapin po pagdating sa mga chemicals o yung chemistry. Nako, magaling ba kayo sa subject na chemistry? Nako, ngayon po ang atin pong nga panauhin ay isa pong professor ng chemistry sa Institute of Chemistry mismo, no, sa UP Diliman. At siya po ay pag-uusapan po namin ngayon ang tungkol sa mga halamang gamot at sakit na neurodegenerative. Kung ano ito, nako, lina kayo at tuklasin natin ngayon. Pabatiin muna natin ang ating magaling at magandang panauhin. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Evangeline Amor. Professor, magandang hapon. Magandang hapon, Miss Cathy, at magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig at mga panauhin. Maraming salamat sa pag-imbita. Maraming salamat po, Mama Vanji, no, Professor Vanji, dahil isa po talagang karangalan na kayo ay bahagi ng palatuntunang ito. Alam kong napaka-busy niyo pong tao, pero binigyan niyo po ako ng pagkakataon na kayo po ay makapanayam namin dito at turuan kami sa kung ano man po yung field na inyong kinabibilangan at kwento tungkol dito sa breakthrough ika nga na natuklasan po ng inyong team. Una siguro maganda pong tanungin ko muna po kayo, no? Ano po ba yung tinatawag po nating chemistry muna bilang isang professor po ng chemistry po sa UP Diliman? Okay, sige. So ang chemistry kasi, ang classical definition niya, no, is the science of matter, no? So yung physical world natin. So we study the properties, no, and the reactivity of what makes up matter or the physical part of our universe. At nalaman po namin ang Institute of Chemistry ng University of the Philippines College of Science ay pinamunuan po ninyo, no, yung nagtukoy ng tinatawag nating 10 halamang gamot dito sa Northern Samar na posibleng magamit bilang panggamot para sa Alzheimer's disease. Nako, kakaiba ito, Professor. Can you explain to us a little bit about tungkol po dito sa tinatanong po?
Ah, oh, nako, sige. So, Miss Cathy, ang interest ko kasi is sa neurodegenerative diseases. At ang isang halimbawa nito ay yung nabanggit nyo na Alzheimer's disease. And dun sa pag-aaral namin o sa pananaliksik namin, yung ginagawa namin is actually preliminary, no? So, and offshoot, itong pag-aaral na ginawa namin dun sa isang malaking research program na tinatawag naming Discovery and Development of Health Products. So itong research program na to ay inter-institutional. Ibig sabihin nito, maraming kalahok dito sa research program na to. At in fact, itong research program ay pinamumunuan ng isa ring faculty na professor ng chemistry sa Institute of Chemistry na si Dr. Irene Villasenor. So kung mamarapatin mo, Miss Cathy, ikukwento ko ng konti, no, itong tinatawag naming DDHP or Discovery and Development of Health Products. Ang layon kasi nito ay mag-aral, no, ng iba't ibang halaman na mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, and then i-screen, magkaroon ng preliminary evaluation o yung tinatawag naming primary screening para sa mga target diseases, no, na na-identify namin. And then pagka na-prioritize namin tong mga halaman na to, ay i-forward naman namin depende sa kung anong track, no, ang pupuntahan nito. So dalawa yung posibleng track, yung tinatawag na drug track kung saan ay i-isolate namin yung pinaka-active component, no, dun sa halaman na yun para sa ganun ay maging medisina eventually or maging drug kumbaga. And then meron naman din tayong tinatawag na herbal track kung saan, no, yung extracts ng halaman pwedeng maging herbal supplement o kaya herbal drug o kaya itong tinatawag mong halamang gamot. So yung priority disease na ng grupo na to, ng research program na to, actually ay diabetes, hypertension, inflammation, pain, cancer, no, at saka infectious diseases. So yun yung pinagtuunan ng pansin. Pero dahil meron akong interest sa neurodegenerative diseases, ay nakipag-collaborate ako sa mga research partners ng DDHP kung maaari ko ring i-evaluate or i-test, no, itong mga extracts mula sa halaman na sinamplingan mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para sa posibilidad na magamit dito sa neurodegenerative diseases. At yung preliminary test natin dito na ginamit sa lab ko ay yung pag-test ng enzyme inhibition na sinasabi, no? And ang particular enzyme na ginamit namin sa aming pag-aaral ay yung tinatawag na cholinesterases. So ang trabaho nitong cholinesterases na to ay nagbe-breakdown ng chemical na tinatawag nating acetylcholine na naa-associate with neurodegenerative disease katulad ng Alzheimer's disease. So ang layon ay kung mapipigilan natin ang action nitong enzyme, mapipigilan ang pag-produce ng acetylcholine and therefore maaaring makatulong sa pag-manage nitong sakit na to. Ano, mga terminologies na medyo bago sa pandinig ko at I'm sure sa mga pandinig ng ano dahil mga scientific terms, no? But siguro gusto ko munang malaman, Professor, kung ito po bang proyekto ng inyong universidad proyekto po ng universidad po ninyo o ng Department of Health PITAC o yung tinatawag nating Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Oo, so actually Miss Cathy, hindi po ito under, hindi to proyekto ng PITAC, ng DOH PITAC, pero proyekto to na nakakabit doon sa PCHRD Tuklas Lunas Program. So nabanggit ko kanina na offshoot, no? So kasi nga ang priority disease kasi ng Tuklas Lunas Program na pinondohan ay yung mga nabanggit ko kanina, hindi kasama ang neurodegenerative disease. Kaya lang, dahil meron na tayong mga samples na pwedeng aralin,
ay humingi ako ng pondo sa ating universidad kung maaari ko itong mapag-aralan para sa neurodegenerative diseases. At pinalad naman tayong suportahan ng ating universidad at naisagawa ko nga itong pag-aaral na ito. Paglililaw ko lang po, ano nga po uli yung kumbaga mga sakit na prioridad? Kasi sabi niyo nga, yung neurodegenerative ay hindi kabilang doon prioridad mismo ng Philippine Council for Health Research and Development na yung proyekto nila na Tuklas Luna. So ano pong mga sakit nga po uli yun? Apo, so yung pong priority disease na espesipiko po doon sa research program na ginagawa namin na pinondohan ng DOST-PCHRD ay diabetes, inflammation and pain, cancer, gout, hypertension, obesity, at saka infectious diseases po. Okay. Ngayon, dahil po pinayagan po kayo ng sinuportahan po kayo ng inyong universidad. Nakita nyo po na, di ba may nakita po kayo na mga 10 halamang gamot din ito mula dyan mismo sa Northern Samar, tama po ba ako? Tama po, opo. Pagkaklaro lang po, paglilinaw lang, ito po bang 10 halamang gamot na nakita nyo sa Northern Samar ay iba pa ito dun sa 10 halamang gamot na lagi kong naririnig sa DOH? Okay, sige, salamat ka, Miss Cathy, sa paglilinaw na yan, ano. So actually, iba po ito kasi dahil nga preliminary study pa lang ito, hindi pa natin talaga masasabing halamang gamot. Itong mga na-identify ng pag-aaral namin na pwede pang isulong, no, sa susunod na hakbang, kumbaga, para sa ganun maging halamang gamot. So ang 10 halamang gamot ng DOH ay yung sambong, bawang, tsanggubat, ampalaya, yerba buena, ulasimang bato, bayabas, akapulko, ulasimang bato at nyug-nyugan, no? So ang nagsagawa ng pag-aaral na to ay ang grupo ng NIRPRAP or yung National Integrated Research Program on the Medicinal Plants of the Philippines na sa UP Manila Institute of Herbal Medicine naman ay nakasentro, no? Yung sa pag-aaral namin specific sa neurodegenerative disease, yung 10 halaman na pwedeng, actually siyam lang siya kasi yung isang halaman doon, dalawang parte niya, yung stem at saka bark, no? Yung nakita naming aktibo, no? Yung na-identify naming mga halaman na pwede pa na isusulong namin sa further studies, kumbaga, ay, so babasahin ko, Miss Cathy, ha? Kasi hindi ko memorize. So yung tinatawag na sinta or serpentina, yung Andrographis paniculata, atis o Anonas squamosa, langka, Artocarpus heterophyllus, luya luyahan, Curcuma zeduaria, santol, Sandoricum coetjape, dapdap, Erythrina varigrata, var orientalis, dollarweed or pennywort, hindi ko mahanap ang Tagalog nito, no, pero parang bangkok o yahong-yahong, o kaya sa ang scientific name ay Hydrocotyle umbellate, sampalukan, Phyllanthus niruri, at malibago or balibago or yung Hibiscus tiliaceus. So ito yung mga halaman na na-identify namin na active sa aming primary screening. So ang susunod na step doon actually, kailangan namin ma-test ngayon kung safe ba to, no? Itong extracts na to, isasubmit namin to sa tinatawag na in vitro cell-based assay. Yung in vitro cell-based assay ay kumbaga parang anong tawag dito? Kumbaga sa petri plates, kumbaga, or microplate ginagawa at tinitingnan kung non-toxic or safe ba itong mga extracts na to. So yun po yung susunod na hakbang, no, sa pag-aaral namin. At pagkatapos nun,
Pag nalaman namin na non-toxic or safe itong extracts na to, ang susunod na akbang naman ay magsagawa ng tinatawag na confirmatory assay. Kasi hindi sapat na aktibo lang siya dun sa enzyme assay or primary screen na ginawa namin. Dapat mapakita namin na aktibo din to sa ibang screen na ginagamit para sa neurodegenerative diseases. Nakakagulat lang ano, kasi alam niyo po ba, Professor Vanji, yung mga binanggit niyo, medyo familiar na ako, like serpentina, atis, langka, luya-luyahan, santol. Kumbaga parang lagi nating kinakain pero di natin pinapansin na meron palang tawag dito, extract na tinatawag natin na mula dito ay pwede nating gamitin. Pero paglilinaw lang, yung po bang tinatawag nating halaman at halamang gamot, anong difference niya? Anong kaibahan po niya, Professor? Sige po. Okay, maraming salamat muli dyan sa tanong na yan. Ano? Pag sinabi kasi nating halaman, ito yung halaman na nakikita natin. Pero oras na sabihin nating halamang gamot na siya, ibig sabihin, napatunayan na natin ang kanyang ligtas na paggamit at epektibong paggamit. O yung tinatawag nating safety and efficacy. So, doon pa lang natin yun maaaring matawag na halamang gamot. At ano yan, Miss Cathy, medyo maraming proseso ang pagdaraanan bago siya maging halamang gamot, ano? So, siguro ang gagawin kong halimbawa dito, narinig mo na yung sambong at lagundi tablet. Oo, yun. So, yun, ano, masasabi nating halamang gamot. Kasi dumaan na yon sa proseso ng tinatawag nating clinical trials kung saan yung kanyang safety and efficacy ay napatunayan. So yun po ang ating ano kailangan ma-establish, no, yung safety and efficacy nitong halaman bago natin tumatawag na halamang gamot. So talagang kumbaga, pag sinabi mong halaman, anything na nakikita mo na halaman. Pero pag kinategorya mo siya na halamang gamot, ibig sabihin ay epektibo at ligtas. Yung dalawang word na present dapat pag tinawag mo siyang halamang gamot. Opo, tama po yun, Miss Cathy. No? So, actually, meron din kasi mga tinatawag na traditional medicine, di ba? Yung mga generally regarded as safe. Pero para po sa ating publiko kasi, marami po tayong nakikitang mga, ano po, di ba, mga halamang gamot, supposedly na nasa market. Siguro po, ang magandang guide po sa publiko ay kailangan meron na-establish ang safety and efficacy nito. Sa konteksto ng Pilipinas, malalaman po natin o ang indicator natin nito ay kung nakakuha po sila ng registration sa ating Food and Drug Authority, ang ating regulatory body. So, importante po pala yung tinitignan ng ating mga kababayan kung ang tinatawag natin, kasi sabi nyo nga kanina itong mga halamang gamot, dalawa ang pinupuntahan. Isa, yung maging medisina siya, at ang isa ay maging supplement. Diba? Ah, tama. Opo, dalawa po yun. Diba? Opo. So pag sinabi po nating medisina na drug, ito po yung karaniwang binibili po natin sa pharmacia. Halimbawa, yung mefenamic acid, kumbaga, di ba? So, merong active principle na isang chemical substance na siyang nagbibigay ng lunas, kumbaga. Yan po yung drug na tinatawag natin. Ngayon, ang halamang gamot or herbal drug kung tawagin natin, yan din po ay nabibili sa farmasya at dumaan nga po dun sa clinical trials. At ang halimbawa ko nga po dito ay yung sambong at yung lagundi. Meron din pong tinatawag na herbal supplement kung saan safety, na-establish naman po ang safety ng paggamit. Ma'am Professor Banji, gusto ko lang malaman, ano bang kaibahan? Kasi usually, di ba,
ang usual na ginagamit ng mga kabababayan natin is, ah, yan, food magandang food supplement mo yan. Ano ba yung kaibahan nung food supplement o ano ba yung tamang terminology na dapat ginagamit? Herbal supplement o food supplement? Can you explain? Ang kulit ko, no? Nako, baka kasi hindi ko... Alam mo, Miss Cathy, alam ko kasi nagkaroon ng ASEAN Harmonization Meeting ganyan kung saan dapat magkasundo ang mga miyembro na bansa sa ASEAN kung paano nga ba talaga ang diferensya ng food supplement or yung tinatawag din na ano nga ba to? Nutraceuticals, ganyan. Meron pa silang ibang term eh, diba? Tsaka yung tinatawag na herbal supplement. So, hindi po ako eksperto dun sa pagbigay ng definisyon, no? Pero ang food and supplement na tatawagin ay yung karaniwang pagkain na isinasama natin sa pagkain kinakain natin, no? Samantalang ang herbal supplement, ang pinaka-base naman nito ay halaman. Although, di ba, no? Meron tayong mga pagkaing halaman din. So, I suppose kung meron tayong mga halaman na pagkain din, ay pwede din siyang tawagin food supplement kung talagang ginagamit na siyang pagkain dati. Medyo masalimuot, no? Pero, Miss Cathy, idagdag ko, no? Yung palang hinahanap ko palang term kanina ay yung tinatawag na functional food. Kasi yung functional food, so yung functional food, yung kinakain, na merong, napatunayan na may epektibong gamit. Na epekto sa katawan. Na makakabuti sa ating katawan. Opo, tama po. Nako, ang dami. Pasensya na po kayo, Professor, at ako'y maulirat, ha? Walang problema, Miss Cathy, basta kaya kong sagutin. Pero, curious lang po ko kung sino po ba ang nagdideklara kung ang isang halamang gamot, tama ba ako? Kung ang isang halaman ay isang halamang gamot, is it the FDA po ba? Sino po ba ang tamang ahensya, Professor? Oo, sa tingin ko, base sa exposure ko sa research na to, no? So ang FDA po talaga magsasabi nito dahil oras na naipasa natin to sa clinical trials, ay kinakailangan i-register to sa FDA bago to pwedeng i-commercialize at magamit ng publiko. So, ganun po ang pinagdaanan actually nung Sambong at Lagundi. So, tansyon nyo, gano'ng katagal to na kumbaga bago siya pwedeng i-commercialize at bago ito tinatawag natin na payagan ng FDA o makumpirma ng FDA o Food and Drug Administration na itong halamang gamot na ito ay pwede nang gamitin ng mga tao. Meron po bang bilang ng taon o clinical trial na pwedeng sabihin na ano? Can you explain further, Professor? Sige po. So kanina po nabanggit po, 'di ba, na una katulad nung ginawa namin pag-aaral, preliminary, no? Tapos nabanggit ko na ang susunod na hakbang ay mag-in vitro testing muna for safety and then magko-confirmatory, 'di ba? Tapos pagka na-confirm na natin ang safety at ang activity niya sa in vitro setting, ang susunod na ano nun ay in vivo, ibig sabihin naman ay sa animal studies, 'di ba? So kailangan ma-establish natin yung safety and efficacy naman sa animal studies. Yan yung tinatawag nating in vivo studies bago pa tayo mag clinical trials, 'di ba? So pag na-establish na natin yan sa animal studies, kasabay ng formulation, so ano ba to, capsule ba to, syrup ba to, paano ba to magandang i-administer, no, sa publiko. So pag pumasa na yan sa animal studies at meron na yang toxicity data, safety and efficacy data, mag-uumpisa ngayon yan sa clinical trials. Kailangan pumasa sa tatlong phases ng clinical trial.
Ang unang phase po ng clinical trial ay merong certain number ng mga volunteers, healthy volunteers, kung saan i-administer itong formulation ng gamot, ng halamang gamot, at i-establish ang safety. Tapos, ang phase 2 clinical trial naman ay kung saan i-establish ang safety at efficacy. So, ang kaibahan ng phase 1 sa phase 2, sa phase 2, ang volunteers natin ay meron na ditong mga, kumbaga may sakit na no, na gusto nating bigyang lunas. No? So, yun yung kaibahan ng phase 1 sa phase 2. Tapos, yung phase 3 naman, ay parang katulad ng phase 2 pero mas malaki ang sampling size ng volunteers. So, pag nakapasa na po doon sa phase 3, yan po, pwede na po yan iparegister at ipacommercialize itong halamang gamot. So, gaano katagal? Depende po, no? Depende po talaga. Medyo mahaba-haba po talaga yan, no? So, sa palagay ko po, baka conservative based sa experience po, baka mga 5 to 10 years, mabilis na yung 5 years. So, kanina po binanggit ninyo yung ano, 'di ba, yung 2 and 3 na tinatawag nating dapat safety and efficacy. Yung kumbaga phases na ano, may bilang po ba tayo? Yung ang difference po ba niya, kasi sabi niyo kanina doon sa pangatlong phase ng clinical trial ay mas malaki, mas malawak. So, may number po ba tayo, let's say, dapat na-test na ito sa 1,000 katao? Mga ganun po ba? May mga ganun na... Opo, ano? Meron po yung standard, Miss Cathy. Kaya lang, hindi ko alam ang numerong to. Ang pinakamaganda pong tanungin natin dito ay alam niyo po, sa UP Manila, meron na po tayong National Clinical Trials and Translation Center. Bagong-bago po yan. Wow. Kung saan nagsasagawa sila ng clinical trial. So, kung, siguro po kung gusto natin mas maintindihan paano nila isinasagawa yung ibang phases ng clinical trials, ay ipapasa ko po sa kanila ang tanong. Sige. Kasi sila po ang eksperto dyan. Tapos susunod, Professor, tulungan mo ako kasi napakaganda po nito dahil... sa patuloy na pagdami po ng tao at pangangailangan, kasi umuusbong nadaragdagan yung tinatawag nating bilang ng mga Pilipinong nagkakasakit. Iba-ibang sakit ito, di po ba? Siyempre, patuloy pa rin naman, dahil nandun yung pangangailangan, patuloy pa rin naman yung pagtuklas. At mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan yung tinatawag na naintindihan nila na itong mga proseso na bago yan i-commercialize, drug man siya o herbal supplement o kung ano man yan, ay dumadaan talaga sa masusing pag-aaral sa clinical trial na tinatawag na may tatlong phases. At bago pa yan, tinitiyak talaga yung laboratorio o yung tinatawag nating good manufacturing standard din na siyang hahawak doon mismo sa mga inilalabas na drugs man para i-commercialize o herbal supplement, ay maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi they are just thinking na, ano lang yan, kasi yung iba, kaya po naisip kong itanong sa inyo, Professor, nga ngayon eh, na kahit sino ba pwede, libawa, taga-probinsya ako, tapos, alam nyo na, hindi ko naman po inaano, di ba, usually mga albularyo, mga matatanda natin, magdidikdik ng kung ano-anong dahon o whatsoever, na either itawag dito, pakuluan nila ng tubig, o dikdikin nila, diretso inom, at o pipigain yung kata. So, may mga ganong bagay na ano. So, yung kaibahan po ng ginagawa ninyo is that, dumaraan kayo, hindi lang basta ginagamit nyo siya agad-agad kung may matuklasan kayo na halimbawa enzyme o kung ano man meron doon na present na maganda ito katulad ng naisip nyo para sa Alzheimer's disease. Eh, alam naman po natin na walang cure. Sinasabi nila na walang cure. And for me, yung inyong ginagawa ngayon is a breakthrough because
Yung 10 halaman, sabi nyo nga, siyam lang dahil iisang halaman naman pero magkaiba lang yung ano. Obviously, dito lang natin sa bansa natin makikita at yan ay nasa Northern Samar na dito sa bansa natin. And having all those plants o halamang gamot na meron tayo sa ating bansa, nakakatuwang isipin yan dahil kung iisipin ko ang ekonomiya, pwedeng bumuhay ito ng may takit nating mga kababayan at bumuhay din ito pagdating sa ekonomiya. Di po ba? Oo, tama ka dyan. Kasi dito lang kukunin sa atin yan ang buong mundo. Dito lang sa Pilipinas. Although, Miss Cathy, merong mga halaman dito na actually, maaaring meron din sa ibang bansa, no? So, hindi ko lang alam alin talaga dito yung tinatawag nating endemic o yung binabanggit ninyong dito lang sa Pilipinas nakikita. No? So, assignment ko yan sa inyo, Miss Cathy, kailangan pong alamin, no, kung alin dito ang endemic. Okay, isa lang ang ibig sabihin niyan, Professor, kinakailangan bumalik ka sa akin. Meron tayong another interview sooner or later. Ko po sa inyo. Opo. Pero tama po yes, yung ano niyo no, yung nabanggit niyo, and sa tingin ko ganun din naman ang layon kung narinig niyo po na yung Tuklas Lunas program ng DOST PCHRD. Ganun yung layon niya kasi meron tayong mga iba't ibang Tuklas Lunas Development Center sa iba't ibang regions ng Philippines. Mm-hmm. So nagsasagawa sila ng ganitong pag-aaral at saka eventually, pag na-develop na nila yung herbal drug or herbal supplement, di ba, na ang base ay yung kanilang mga halaman na nasampling lang sa lugar nila, pwede talaga itong maging makatulong no, sa ekonomiya ng rehiyon na yon. Correct, correct. Bago tayo magpatuloy, talaga napakasarap ng ating talakayan, ay ibigay muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunang ito. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balik dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin at ito po ang inyong lingkod, of course, Cathy Cruz po, na inyong pong nakakasama sa loob ng isang oras at tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng ating palatuntunan at maraming salamat nga pala no, sa ating Immune Advance dahil yan eh ating pong ginagamit, yan po ay merong lagundi, of course, at meron po yung malunggay, vitamin C at zinc. So tulong po pampa lakas ng immune system sa ating katawan. Nako. Okay, Professor, kasama pa rin po natin si Professor Evangeline Amor. Yan, Professor, tayo po ay nagbabalik. Namo naman, meron pa tayong ano, no? Alam niyo po ba na yung lagundi na yan, Professor Amor, ay galing po dito sa pag-aaral na ginawa po nila academician Dairit Di Buba. At yung mismong Aba. Seedlings na ginagamit ng Immune Advance ay ang seedlings na galing mismo doon kay Professor Madamba ba yun? Doon sa Laguna. Maramba. So sa kanya po mismo galing yung mga seedlings na yan na pinalago po dito po sa parte ng Tanawan, Batangas. May farm po dyan at may processing plant. It is FDA approved and pati po yung kanilang ano, binabantayan ang kanilang processing plant. Kasi from
farm, sila na po mismo nagtatanim without pesticides at all. Talagang virgin yung lupa na tinataniman ng Immune Advance na yan, yung Lagoon Deep in particular, and of course, the Moringa. At around 20 minutes lang ang layo from the farm to the processing plant. From the processing plant, doon na nila inaayos lahat yung ano. And laging binibisita ng FDA. Opo, yan po. Tama po. So katulad po yan yung binanggit nyo kanina, no? Talagang doon pa lang sa raw material, inaalagaan na. Sorry. Hanggang sa processing, hanggang sa final product. Opo, kasi in between, sabihin na po natin yung efficacy at efficiency na tinatawag natin, yung safety, nung mismong halamang gamot. Minsan, sa process nagkakaroon, sa processing nagkakaroon. Kumbaga, from farm to the processing plant. So, importante rin po yung pag-iingat nung mismong halamang gamot. Kasi, posibleng may contamination or whatsoever, o yung mismo tinataniman na lupa. Tama po ba ako, Professor Amor? Tama po kayo, Miss Cathy. So, kasama po talaga yan sa mga minomonitor. No? So, may mga tests po talaga yung sinasagawa. Part po ng tinatawag din natin quality control. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Para ma-ensure natin na yung final product ay talagang safe and effective. Mm-hmm. At yan nga po ang napakaganda dyan sa Immune Advance. Nag-promote na ako, no? Pero ako po, pinagmamalaki ko po dahil yung pong mga seedlings na po na yan ay galing po talaga sa taong nag-aral mismo ng Lagundi natin. At in fact, yung pong ano, sila po ang nagsusupply itong Rich Corp o ang Binhi Biofarm, kung alam nyo po yan. Oo, yes, ang GH Nutri Pharma, sila Mr. and Mrs. Patrick Roquel, sila po talaga yung nagsusupply ng mga raw materials dito sa ating DOH Pitak at sa kilalang brand din na siyang talagang gamot para sa plema, sa ubo. At naging malaking tulong to. It's also breakthrough. Can you imagine, Professor Amor, na kumbaga, marami tayong tinatawag na Lagundi sa buong mundo. Pero, ang Lagundi natin, ayon sa kanila at ayon sa pag-aaral, na ang Lagundi natin ay talagang saktong-sakto na para sa lungs ang ano, diba? So, ang reaction, no? Yung Vitex Negundo na tinatawag natin. That's the scientific name of it. Yeah. And meron pa nga po ako ngayon nakita, no, na pag-aaral is parang ano po siya eh. Maganda rin po siya na sa parang natural pesticide po. Kaya po pala naalala ko nung minsan, maganda nga po mabisita rin. Kasi ito pong kumpanya ng Rich Corp ay nag-i-invite po talaga ng ating mga kababayan para makita nila kung paano po itinatanim at paano rin nila pinoproseso. Para makita nila na yung mismong product na inilalabas nila ay talagang sigurado, ligtas, at talagang epektibo. Yun yung pinakamaganda sa lahat. Kasi meron po kasing mga produkto na maganda yung raw materials, pero pagdating sa processing mismo, doon nagkakaroon ng problema. Kumbaga, minsan parang sunog na siya during the drying. Kaya kung mapapansin mo, when you buy a certain, let's say, Lagundi, may makikita ka na yung isa may green pa. Yung isa, kasi nagkaroon po ako ng comparative test sa sarili ko. Kasi unang-una ako po, hindi po ako masyadong palainom po ng mga medicine over the counter. Talagang medyo maingat po ako dyan kasi madali po ako tablan ng gamot. Biogesic lang. Ay nako, nag-promote eh, no? Kumbaga po, ang sinasabi ko is talagang napakalaga nung binabanggit ninyong efficacy ng kahit na ano, kaya yan ay herbal supplement o kung yan man ay drug na galing din dun sa tinatawag natin na halamang gamot, diba? Going back dito sa natuklasan ninyo na halamang gamot na gamot
Tama po ba na termino yung nasabihin kong... Hindi ko pa po siya tatawagin gamot. Potential. Potential. Kasi marami pa pong pag-aaral na kailangan. May mga layers pa, no? May mga clinical phases pa. Okay. Yung potential po nung halaman, ano po bang halaman ito? At bakit niyo po nakitaan ito na makakatulong doon sa mga kababayan natin na may Alzheimer's disease? Oo, so actually, yung ano kasi, nabanggit ko kanina, Miss Cathy, no, na offshoot, ito nung isang malaking research program na isinasagawa namin, yung Discovery and Development of Health Products, or DDHP, no, sa, kung tawagin namin. Okay, so offshoot ito. So yung kapartner namin sa SAMAR, Northern SAMAR, si Dr. Karina Cui, so maraming salamat kay Dr. Cui, at pumayag siya maging collaborator ko dito dahil na offshoot lang siya ng BDHP. So sila yung nag-determine ng mga sasampingan nila doon sa kanilang lugar, no? And itong sinamplingan nilang to, ginawa nila to ng, ang total po na extracts na ginawa nila ay 200. Plant extracts, no, mula sa kanilang mga plant samples na kinuha sa kanilang lugar. So lahat po nitong extracts na to ay tinest namin dito sa aming primary assay. At dun sa primary assay na ginawa namin, yun nga, lumabas yung sampo na pwedeng potential na pupunta sa susunod na hakbang ng pag-aaral. Sana no magtuloy-tuloy at maging positive yung ano yung next level. Kasi sana malaking, po Miss Cathy, malaking bagay yan, pero curious lang po ako Professor Vanjie kung ano po yung tinatawag nating challenges na ano na siyempre may goal ka eh. Ano yung nararanasan yung challenges at the moment nung sinimulan niyo yung proyekto na yan? Sa ngayon, ang susunod na challenge, kasi meron na kaming na-identify na siyam, diba, na pwedeng tumuloy sa susunod. Siyempre, kailangan ang susunod na challenge namin ay makakuha, pumihin ang suporta naman sa funding. So, itong funding na to, kailangan, ano, hindi na to kakayanin nung funding na nakukuha ko sa university kasi mas malawak na study na. At saka syempre, kailangan namin makipag-collaborate din. Kasi ako bilang isang chemist, mas ang expertise ko ay yung sa isolation ng active constituents, no? Yung active principle, kumbaga, na manggagaling dun sa halaman. Kailangan namin mag-collaborate ngayon sa ibang siyentista na magsasagawa naman nung confirmatory assay. Meron na kaming ka-collaborate dun sa ano mag-test ng kanyang safety. Pero dun sa ano secondary screen or yung confirmatory assay yon, kailangan namin yun para sa susunod na hakbang. Oo. May naiisip na po ba kayo na nais ninyo na sana ito yung ano, maka-collaborate namin dito sa next step na to? Oo, sa ngayon wala pa. Exploratory talaga kami, Miss Cathy, kasi nabanggit po kanina na ang pinagtutuo ko ng pansin kasi ngayon, miyembro din ako ng research program ng DDHP, ay yung mga, ano, yung mga sakit na binanggit po kanina. So itong neurodegenerative disease na to ay medyo parang kumbaga sa ano, eh, baby ko. Pero meron kaming iba pang pinagtutuo ng pansin. Pero hopefully, sana makasama ang neurodegenerative diseases sa priority, no, ng DOST, PCHRD, nang sa ganun, mabigyan din to ng pondo para sa susunod na ano na pag-aaral na kakailanganin. Curious lang po ako, no. Sabi niyo nga baby niyo siya. Sa tingin niyo po ba tumataas na ang bilang ng may Alzheimer's disease dito sa buong sa ating bansa o sa buong mundo, Professor? Oo, so wala ako nung actual statistics, no, pero ang alam ko merong isinulong na batas tungkol dito sa pag-aaral ng Alzheimer's disease. So sa tingin ko, yun naman ay indicator ng or pag-acknowledge ng importansya ng pag-address nitong sakit na to. Tapos banggitin ko rin Miss Cathy, no, na actually yung primary assay na ginagawa namin
ay isa lang sa mga mekanism, kumbaga na tinitignan para sa pag-manage itong neurodegenerative disease na to na Alzheimer's disease. So marami din pong ibang mechanism na pwedeng tignan para sa ganun ma-manage itong disease na to. Pero definitely sa tingin ko po importante na magkaroon ng pag-aaral para sa pag-manage itong sakit na to. So tama po kayo, wala pang lunas talaga. Sa ngayon, ang ginagawa natin ay management ng disease na yan. Sana, Professor, merong mabuting, mapera at mabuting puso. Mapera talaga, na pwedeng tumulong sa inyo para maipagpatuloy nyo yung next level ng inyong pag-aaral. Kasi, nakikita ko kasi na na malaking malaking bagay to sa ating bansa at malaking bagay to syempre sa universidad na inyong kinabibilangan, dahil I know na you are well known na sa buong mundo. In fact, sa totoo lang marami tayong mga scientista na nagmula sa inyo, at ang inyong universidad madalas ay nahihinga na maging resource speaker sa iba't ibang bansa natin. I know that. Kasi talaga namang tunay na magagaling ang ating mga kapwa Pilipinong scientista at mananaliksik at mga professional na mula sa iba't ibang sektor ng tinatawag nating profession. Isa yung mga chemists natin na katulad po ninyo. At sana ako, dasal ko, Professor, sa totoo lang, dumami pa po ang mga katulad ninyo. Sa halip na, kumbaga, ang ating pamahalaan ay ginagawang nagpo-promote ng domestic helpers, nagpapalabas tayo ng mga, alam mo yun, yung service-oriented economy na tinatawag natin, ay sa aking palagay, ay hindi talaga nakakabuti sa ekonomiya. Dahil sa halip, yung morals o yung morality ng ating mga anak ay bumabagsak dahil kulang ang pamilya. Kung kulang yung miyembro ng pamilya, wala si nanay o wala si tatay, yun yung isa sa masamang epekto nung nalalayo at napupunta sa ibang bansa. Whereas kung meron tayong tinatawag natin ng mga kahalintulad mo at nagkakaroon tayo ng industriya dito sa ating bansa, ay mas mapapalawak at mas mapapalalim pa mga pag-aaral natin sa mga bagay-bagay. At ang ating mga kabataan, pag naging katulad ninyo, Professor, mas mataas yung antas na meron tayo compared dun sa tinatawag nating we can produce a lot of products because of that. For me, that's my idea, na talagang magandang suportahan po kayo, hindi lang ng DOST, ng PCHRD, but suportahan sana kayo ng mga mambabatas natin, na laanan kayo ng pondo, lalo na sa mga ganitong uri ng pag-aaral. Kasi napakahalaga po ninyo. For now, maybe hindi nila nakikita yan, but in due time, pag yan ay sabihin na natin na talagang naging matagumpay kayo, I'm sure kikilalanin ng ating bansa na in history sa humanity, Philippines ang nakatuklas ng gamot sa Alzheimer's disease. Di po ba? At trabahuhin natin yan, Miss Cathy. Suportahan ta ka. Anyway, Professor, natutuwa po ako na gusto ko lang pong ibigay sa inyong pagkakataon na ito para manawagan sa ating mga mambabata, sa mga kapwa mo chemists, sa mga kapwa mo nandyan sa Universidad ng Pilipinas, lalo na sa College of Science, kaugnay dito sa mga proyekto at mga darating pang proyekto ng inyong universidad. Go ahead, Professor. Mm-hmm.
So, salamat Miss Cathy, no? So, actually, taus-pusong pasasalamat ang pinararating ko sa ating pamahalaan para sa suportang ibinigay nila sa pamamagitan ng paglalaan at pagpupondo ng mga pananaliksik, no? Katulad ng isinasagawa namin. So, nag-umpisa ako bilang research assistant noong 1990 and talagang makikita ko yung kaibahan, ano? So, in fact, talagang mas suportado ngayon ng pamahalaan ang pananaliksik sa ganitong klaseng pag-aaral sa halamang gamot. And sana ipatuloy ito. Sabi mo nga, no? Sana ipatuloy ito ng ating pamahalaan. Tapos, gusto ko din ipaalam sa mga kapwa ko siyentista na nagsasagawa ng parehong pag-aaral, no? So, bukas po ako sa kolaborasyon. So, pwedeng kung pwede tayong mag-usap, 'di ba, kung paano natin mamu-move forward kumbaga, no, itong mga studies na ginagawa namin. And syempre, sa ating kapwa Pilipino at sa mga kabataan, gusto kong sabihin na tunay talagang mapagmamalaki natin ang likas-yaman, no, ng ating bansa. At sa tamang pag-aaral, pananaliksik at gamit nitong likas-yaman na 'to, no, siguradong maraming suliranin ang matutugunan at kasama na dito, no, yung pagtuklas ng mga halamang gamot para sa mga iba't ibang sakit. So yun yung gusto kong sabihin, Miss Cathy, at kung maaari din, maaari ko bang i-take advantage, sige, no, po itong opportunity na to na pasalamatan ang mga miyembro ng aking research group. Alam nyo po, sabi nyo nga mahirap ang pananaliksik at hindi ko po to kayang gawin mag-isa. So marami pong naging miyembro ng aking research group na nagtrabaho dito sa tinatawag nga naming DDHP at itong baby kong neurodegenerative diseases. So banggitin ko lang ng mabilis. Sina RM, si Gian, si Jacob, si Jenica, si Ella, si Frances, si Camille, si Jen, si Larry, si Yayik, si Marvin, si Arminia, si Alan, si Annabelle, si Andrew, at si Donnie. At syempre, lahat ng mga undergraduate at graduate student advices ko na nagtrabaho sa iba't ibang portion, no, ng mga project ng DDHP. Maraming salamat sa inyong tulong at sa inyong pagtatrabaho para magkasatuparan, ano, itong mga projects na ini-implement natin sa ating laboratory. So, maraming salamat, Miss Cathy. Salamat dito sa po. Ano na to, sa opportunity na to. Maraming salamat din po at promise, talaga pong ako'y lubos na tumatangkilik sa mga sa siyensya at teknolohiya, lalo na po sa mga siyentista at mga professional pong katulad ninyo, dahil kayo po ang pag-asa ng bayan, eh. Nasaan kayo po ang susi ng pag-unlad po ng ating bansa. At kung wala po kayo, hindi po tayo magkakaroon ng mga iba't ibang industriya na kakailanganin natin para ang ating bansa ay umusad. For once, ito po yung kinakailangang pagtuunan natin ng pansin, because it took us one generation to create something like you. Diba? Isang henerasyon po yan para magkaroon po tayo ng isang Professor Evangeline Amor at ng iba pa. So sana po patuloy po kayong manatiling malusog, malakas, at bigyan ng siksik liglig na kaalaman at kabutihan po ng puso ng ating Panginoon para nang sa gayon ay mas marami po kayong mahipo at ang inyong gabayan kayo ng Diyos. Kasi ako po'y naniniwala sa siyensya, kasabay ng naniniwala ko, because sabi nga isang deklarasyon, no, ng Estados Unidos, na tayo pong mga tao ay, sabi nga, we are created in the image and likeness of God. Diba? Meron tayong kapasidad, may kakayahan tayo ng tulad sa ating Diyos, na mapataas ang antas, dahil yan ay talagang binigay sa atin para mapaunlad ang ating buhay. That's the essence of being a human being, that you cannot found in animals.
tayo lang yon na may ganyan. Di po ba, Professor? Agree, Miss Kathy. Maraming salamat. Thank you so much at hanggang sa muli. More power po, Miss Kathy, sa inyo at sa inyong programang tuklasin natin. Thank you so much, Professor Evangeline Amor. Okay, mga kababayan, maraming salamat po dahil nakapanayan po natin si Professor Evangeline Amor at talagang marami po tayong natutunan, hindi lang po yung basta kahulugan ng halaman o kaibahan ng halaman at halaman gamot, maging yung tinatawag natin na sana ay magtagumpay, maging breakthrough itong tinatawag nating gamot, no, na patuloy na tinutuklas po ngayon, nasa ikalawang hakbang pa lang o level, yugto ng pag-aaral nila Professor Evangeline Amor itong kaugnay dito sa neurogenerative diseases. O yung isang sakit dyan ay yung tinatawag nating Alzheimer's disease. Sana po ay kinapulutan nyo ng aral at mga kutil-butil na tawag dito, mga kaalaman, ano, na talagang hindi po ano, magbibigay po inspirasyon sa inyo para po kayo ay tumangkilik pagdating po sa siyensya at teknolohiya. At suportahan po natin, tayo po ay mga Pilipino, ang asikasuhin po natin ngayon ay ang pagpapabuti ng ating bansa, ang pagpapaunlad po ng ating bansa, dahil ang kaalaman po ay magpapatuloy kahit tayo po ay matanda na. Kaya tangkilikin po natin ang mga katulad po ni Professor Evangeline Amor. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong nakasama sa loob ng isang oras dito pa rin sa tuklasin natin. Hanggang sa muli! Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang sa muli.